Hello mga kasunarip, welcome muli sa aking channel. At ngayong araw na to, ibahagi ko sa inyo kung paano ako magluluto ng ginataang tulingan. Alam ko marami nang marunong magluto nito at may kanyang-kanyang din kayong diskarte kung paano ito lulutuin. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang paraan ko sa pagluluto ng ginataang tulingan. Siya nga pala, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, sana mag-subscribe na kayo at huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna kay Team Valientos, Dark Lois Vlogs, sa lahat ng nakasubscribe sa aking YouTube channel, shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking YouTube channel. Tara mga kasundarip, samahan niyo ako kung paano ko lulutuin ang ginataang tulingan. Mga kasudnarip, ihanda na natin ang ating kakailanganin at ang lahat ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ating ginataang tulingan. At ito ang kumpletong listahan ng ating mga sangkap. Ngayon ay nakahanda na ang ating mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Maglagay na tayo ng filling grain sa ating rice cooker. Rice cooker nga pala ang ginagamit ito sa pagluluto kasi wala ibang mga gamit dito sa barracks. Italagay na natin ang ating tulingan. I-arrange lang natin ito. Pagkatapos ay ang ating mga ricado. Unahin natin ang ating luya. Kasunod ay bawang. Sibuyas. Ang ating pamintang durog. At lagyan na rin natin ito ng asin para maabsorb ng ating isda ang asin habang kumukulo. Pagkatapos maglagay tayo ng susuning, gumagamit tayo ng maling sarap. At lagyan natin ng kaunting suka. Ilagay na rin natin yung ating red bell pepper. Siya nga pala mga kasunarip, optional lang po ang paglagay natin ng ating red bell pepper. Nasa inyo na po yan kung gagamit kayo. Pagkatapos ay takpan na natin ito at isa lang at hayaan na lang, hayaan kumulo. Ayan na, kumulo na ang ating sinalang na tulingan. Ilagay na lang natin yung ating pichay. At muli ay takpan natin. Ang ginamit ko pala na gata ay yung ready to mix na.
kasi wala akong nakikitang sariwang gata. Inaalok ko lang ito sa mainit na tubig para matunaw ang ating ready mix na gata. A few minutes later. Ngayon mga kasudarip, pwede na nating ilagay ang ating gata. Haluin lang natin ito ng konti. At ilagay na natin sa ating tulingan. Takpan natin muli at hayaan lang itong kumulo. Ayun na mga kasudarip, luto na ang ating binataang tulingan. Pwede na natin itong tikman. Muli, maraming salamat sa inyong lahat mga kasudnarip. Sana hindi kayong magsasawang sumuporta at sumubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo at